Inakala ng guro na mangmang ang estudyante niyang katutubo. Pero siya ang napahiya noong ipakita nito ang tunay nitong talino. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Talino ng Katutubo. Simula noon pa man ay wala ng ibang inaasam ang musmos na batang si Boyet kung hindi ang makatungtong sa eskwelahan at makapag-aral, gaya ng ibang bata na nakikita niya sa kalsada. Hindi niya maiwasang mainggit sa tuwing nakakakita siya ng mga ganoong bata, nakauniforme at papasok sa eskwelahan. Sa sitwasyon kasi ni Boyet ay talagang mahirap ito para sa kanya. Sobrang liblib na lugar kasi ang kanilang tinitirhan, na tipong kailangan pa niyang suungin ang napakadelikadong kalsada para lang makarating sa bayan. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan ay hindi pa din siya sumusuko na matuto. Sa katunayan ay siya na din mismo ang gumagawa ng paraan para matuto. Sa tuwing nakakakita siya ng mga materyales na pwede niyang pag-aralan ay talagang pinupulot niya ito at pinipilit na basahin. Maging ang kanyang mga magulang kasi ay walang mga regular na trabaho. Sa ngayon ay nagsasaka ang mga ito ngunit hindi sa pagmamay-ari nilang lupa. Nagtitiis silang makisaka sa iba kahit halos wala na silang kinikita. Madalas silang kinakapos at nagtitiis lang sa kakarampot na pagkain. Minsan nga nahihiya sila kapag may dumarating na mga bisita sa kanilang bahay. Palibasa puro luma ang mga gamit nila. Ang masaklap pa, palagi silang baon sa utang. Kailangan kasi nilang manghiram ng pera upang makabili ng binhi ng palay. Isang gabi, nakaupo sa sala si Boyet. Abala siya sa pagbabasa ng libro. Medyo nahihirapan nga lang siyang intindihin ang binabasa. Wala kasi silang kuryente. Nagtsatsaga lang siya sa liwanag na nanggagaling sa lampara. Maya-maya narinig niya ang boses ng kanyang ina. Boyet, tara nandito at kumain na tayo. Paanyaya ng kanyang ina na si Aling Tina. Opo, Nay. Eto na po, papunta na po ako. Magalang na tugon ni Boyet. Inilapag niya muna sa lamesa ang kanyang libro. Kinuha niya ang lampara saka naglakad patungo sa kusina. Nang makarating, agad siyang pumwesto sa hapagkainan. Iginala niya ang tingin sa buong lamesa. Hindi niya maiwasang malungkot dahil kapirasong kamote lamang muli ang kanilang pagkain. Sanay na naman siya dito ngunit hindi pa din niya maisipan na maiwasan na magsawa dito. Boyet, bakit ganyan ang mukha mo? Nasa harap ka ng pagkain kaya dapat ayusin mo ang itsura mo, hindi yung ganyan. Paninita ng nanay niya. Kaagad namang sumunod si Boyet sa sinabi ng kanyang ina. Pasensya na po. Hindi ko lang po maiwasang malungkot. Nagpapakahirap tayong magsaka ng palay, pero hindi tayo makabili ng bigas. Saad niya. Parehong nagpakawala ng buntong hininga ang kanyang mga magulang. Nauunawaan ka namin, anak. Nalulungkot din kami sa kalagayan natin, pero wala naman tayong magagawa. Maliit na magsasaka lang tayo. Mabuti pa magpasalamat na lang tayo dahil meron tayong kinakain. Ang kanyang ama ang nagsalita. Ito ay si Mang Dolfo. Pero hindi po ako naniniwala na habang buhay tayong magiging mahirap. Balang araw gusto ko pong magkaroon ng magandang trabaho para maging masaganang buhay natin. Pero magagawa ko lang po yun kung makapag-aral ako. Saad ni Boyet. Anak, di ba napag-usapan na natin to? Mahihirapan kang mag-aral dahil sobrang layo na ng paaralan mula sa bahay natin. Saad ni Mang Dolfo. Ayos lang po yun. Handa po ako magtiis sa kahit na anong hirap. Nahikiusap po ako. Payagan niyo na akong mag-aral. Giit ni Boyet. Nagkatingin na naman ang kanyang mga magulang. Tila nag-uusap ang mga mata ng mga ito. Pagkalipas ng ilang minuto ay muli siyang binalingan ng mga ito. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari?
Hindi ka magrereklamo sa kahit sumakit ang tuhod mo sa paglalakad? Handa ka rin bang pumasok sa paaralan kahit wala kaming maibigay na pera? Sinasabi namin sa iyo, anak, kung gusto mo talagang ituloy yan, paniguradong napakadami ding pagsubok ang kakaharapin mo. Mariing tanong ni Mang Dolfo sa anak. Opo, pwede naman po ako magbaon ng dilagang kamote o kahit ano paman, pwede ko pong mailaman sa tiyan ko. Kahit nga po wala pang baon eh, ang importante lang po sa akin magka-diploma at matuto. Dahil alam ko pong madami pa din akong hindi alam. Determinadong saad ni Boyet. Ipinakita talaga niya sa mga magulang niya na gustong-gusto niyang makapag-aral gaya ng iba. Kung ganun, pagbibigyan ka namin sa gusto mo, i-enroll ka namin sa susunod na pasukan para makapag-aral ka na. Sana anak, huwag kang sumuko. Pero kung ano pa man ang mangyari o kung ano man ang gusto mong pasukin sa buhay, basta mabuti ay susuportahan namin yan, ha? Saad ni Mang Dolfo. Dahil sa narinig ay umaliwalas ang mukha ni Boyet. Tuwang-tuwa talaga siya dahil sa wakas ay pumayag na ang mga magulang niya. Salamat po, angako, mag-aaral po ako ng maigi. Sambit niya. Naniniwala kami sa kakayahan mo, anak. Sana talaga makapagtapos ka ng pag-aaral. Kapag nangyari yon, huwag mong kakalimutan ang tribong pinagmulan mo. Sambit ni Aling Tina. Opo, tutuparin ko po yan. Balang araw makakatulong ako sa tribo natin. Magiliw na sabi ni Boyet. Aasahan namin yan, ha? O siya, kumain ka muna. Damihan mong pagkain ng kamote at saging, makakatulong yan para mas lalo kang maging matalino. Saad ni Aling Tina. Opo. Tugon ni Boyet. Iyon lang at nilantakan na niya ang mga pagkain na nakahain sa lamesa. Ganoon din ang ginawa ng kanyang mga magulang. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay natapos na silang kumain. Nagtulungan sila sa paglilinis ng lamesa. Nang masigurado na maayos na yon ay sabay-sabay silang nagtungo sa sala. Naglatag na sila ng banig at naghanda na silang matulog. Habang naghihintay ng enrollment ay ginawa munang abala ni Boyet ang sarili sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Kahit bata pa siya, tinutulungan niya ang mga ito sa pagtatanim ng mga palay. Kasabay nun, ipinamalita niya sa mga katribo na maaari siyang makapag-aral. Masaya naman ang mga ito para sa kanya. Nag-ambag-ambag pa nga ang mga ito para makabili siya ng mga gamit sa paaralan. Katulad na lang ng bag, kwaderno at lapis. Sadyang ganun ang kanilang komunidad. Kahit hirap sila sa buhay, ay palagi silang nagtutulungan. Kalaunan, sumapit na ang buwan ng Hulyo. Nabalitaan nila na bukas na ang enrollment para sa mga bagong mag-aaral. Dahil doon, ginaya siya ng mga magulang magtungo sa isang pampublikong paaralan. Kinailangan na nilang sumuong sa matarik na daan. Sumakay din sila sa bangka upang makatawid sa malawak na ilog. Inabot ng mahigit 2 oras ang kanilang biyahe. Pero sulit naman ang kanilang pagod dahil ligtas silang nakarating sa syudad. Habang naglalakad papasok ng paaralan ay halos mabali ang leeg ni Boyet. Hindi niya maiwasang lumingon-lingon sa paligid dahil namamangha siya sa mga konkretong gusali. Napansin niya na rin na sobrang daming bata ang nasa loob ng paaralan. Napapaisip siya kung sino kaya ang mga ito ang magiging kaklase niya. Ngunit bigla siyang natigilan dahil napansin niya na iba ang kulay ng balat niya kumpara sa kanyang mga kaklase. Mas lalo siyang nanliit nang makakita siya ng mga mestizo at mestiza. Ngunit ipinaaalala niya sa sarili na hindi hadlang ang kulay niya upang makapag-aral ng maigi. Dahil doon, binalingan niya ang kanyang mga magulang. Nay, tay, pila na po tayo para makapag-enroll na ako. Sambit ni Boyet. Pagtango naman ang naging tugon ng kanyang mga magulang. Iyon lang at sabay-sabay silang naglakad papalapit sa isang guro na lalaki. Tinanong nila kung paano ang proseso ng enrollment. Hindi naman ito nag-atubili na tulungan sila. Maya-maya, pinapasok sa loob ng isang kwarto si Boyet. Binigyan siya ng pagsusulit upang malaman ang kapasidad ng kanyang utak. Kailangan niyang masagutan yon sa loob ng ilang minuto. Binasa ni Boyet ng maigi ang mga tanong. Kahit nagmamadali siya, tiniyak niya na tama ang kanyang isasagot. Lalo na sa mga tanong tungkol sa matematika at agham.
sa kabutihang palad na tapos siya sa tamang oras. At ipinasa na niya ang papel. Tinanggap naman yun ng lalaking guro. Agad din itong chinikan ng papel. Samantala, kabado si Boyet habang naghihintay ng resulta. Napayuko na lang siya at tahimik na nagdasal. Maya-maya, naramdaman niya na may tumapik sa kanyang braso. "Iho, pinabati kita. Napakahusay mo. Nasagutan mo ng tama ang mga tanong. Dahil dyan, kakausapin ko ang principal ng paaralan. Irerekomenda ko na payagan kang makapag-enroll sa ika-apat na baitang." Magiliw na sabi ng guro. "Pero ngayon pa lang po ako mag-aaral. Di ba po dapat magsimula muna ako sa ikaunang baitang?" Pagtataka ni Boyet. "Iho, hindi mo na kailangan gawin yon dahil napakatalino mo. Kung tutuusin, pang grade 4 na ang kapasidad ng utak mo. Mas makabubuti kung dumiretso ka na sa ika-apat na baitang para mas lalong mahasa ang talino mo." Sambit ng guro. Umaliwalas naman ang mukha ni Boyet. Napagtanto niya rin na tama ang sinabi ng guro. "Opo, maraming salamat po." Saad niya. Maging ang kanyang mga magulang ay nagpasalamat. "Walang anuman, Osha, sumunod kayo sa akin. Tutulungan ko kayo para makapag-enroll na kayo." Saad ng guro. Pagtango naman ang naging tugon ni Boyet at sumunod siya sa direksyong itinuturo ng guro. Ganoon din ang ginawa ng kanyang mga magulang. Mahaba ang pinagdaan nilang proseso. Dahil doon, hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Pero ayos lang yun. Ang importante, matagumpay na nakapag-enroll si Boyet. Maya-maya, nagpa siya na silang umuwi dahil malayo pa ang kanilang lalakarin. Nagpaalam na rin sila sa guro na umasikaso sa kanila. Gabi na nang makarating sila sa kanilang bahay. Bigla silang nakaramdam ng matinding pagod kaya dali-dali silang umupo upang makapagpahinga. "Nay, tay, salamat po dahil sinamahan niyo ako kanina. Pasensya na po dahil hindi kayo nakapagsaka ngayon. Nabawasan patuloy ang kikitain niyo." Paumanhin ni Boyet. "Ayos lang yon, mabuti pa. Magpalit ka na ng damit dahil basang-basa ka sa pawis." Sambit ni Mang Dolfo. "Opo." Tugon ni Boyet. Iyon lang at nagbihis na siya ng damit. Matapos nun, muli siyang nagbasa ng libro. Nagpractice din siya sa pagbigkas ng mga mahihirap na bokabularyo. Muling lumipas ang mga buwan hanggang sa sumapit na ang araw ng pasukan. Tuwang-tuwa siya habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Hindi siya makapaniwala na nakasuot na siya ng school uniform. "Anak, ito na ang bag mo. Mag-ingat ka sa pagpasok ha." Saad ni Aling Tina. "Opo." Tugon ni Boyet habang tinatanggap ang kanyang bag. Muli siyang tumingin sa salamin. Sinuklay niya ang kulot na buhok. Pagkatapos no, nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang. At tuluyan na siyang naglakad patungo sa paaralan. Nang makarating, agad siyang pumasok sa kanyang silid-aralan. Nakita niya rin ang kanyang mga kaklase. Sinubukan niyang makahalibuli dito sa mga ito. Ngunit nilalayuan siya ng mga ito. Pakiramdam niya, pinandidirihan ng mga kaklase ang itsura niya. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng matinding hiya. Ayaw niya ring ipagpilitan ng sarili kaya hinayaan na lang niya ang mga ito. Hindi akalain ni Boyet na mapapalitan ng lungkot at dismaya ang kaligayahang nararamdaman niya. Simula kasi nung pumasok siya sa paaralan ay araw-araw na siyang nilalait ng mga kaklase niya. Hindi rin siya nagkaroon ng kahit na isang kaibigan. Kahit nga ang kanyang guro ay palagi siyang pinag-iinitan. Inakala nito na bobo siya dahil palagi siyang tahimik sa isang sulok. Alam naman niya kasi ang sagot sa bawat tanong nito. Pero nahihiya siyang magtaas ng kamay. Pakiramdam niya kasi palagi siyang pagtatawanan ng mga kaklase at guro niya. Dahil doon, lalong bumaba ang kanyang kumpiyansa. Mahirap ang pinagdadaanan niya. Pero hindi ngayon magawang ikwento sa kanyang mga magulang. Ayaw niya kasing mag-alala ang mga ito. Nagpatuloy ang ganon hanggang sa lumipas ang ilang linggo. Isang beses, habang nasa loob ng paaralan ay sumapit na ang break time. Isa-isang naglabas ng lunchbox ang mga kaklase niya. Napansin niya na masasarap ang baon ng mga ito. Samantala, nilagang kamote lang ang meron siya. Ewan ba niya? Sa pampublikong paaralan lang naman siya nag-aaral. Pero sosyal ang mga kaklase niya.
Maya-maya, nakaramdam siya ng gutom kaya nilantakan niya ang baon niya. Habang ngumunguya ay napansin niya na pinagtitinginan siya ng kanyang mga kaklase. Batid niya na pinagtatawanan ng mga ito ang baon niya. Bigla siyang nahiya kaya binilisan na lang niya sa pagkain. Pagkalipas ng ilang minuto ay natapos na ang kanilang break time. Itinabi na ng mga kaklase ang lunchbox ng mga ito. Kasabay nun, muling tumayo sa tapat ng pisara ang kanilang guro upang magturo. Ito ay si Madam Sally. Sino sa inyong kayang sagutan ng equation na to? Tanong ng guro. Ngunit ni isa sa mga estudyante ay walang nagtaas ng kamay. Halatang kabado ang mga ito. Ikinainis naman yon ni Madam Sally. Iginalan ito ang tingin sa buong silid-aralan habang tinititigan ito si Boyet. Boyet, magpunta ka rito sa pisara. Sagutan mo tong equation na to. Muling sabi nito. Po? Ako po. Dahil sa sobrang kaba ay iyon ang nasabi ni Boyet. Dahil doon lalong kumunot ang noo ni Madam Sally. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Bobo ka na nga, bingi ka pa. Ay, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung bakit ka napunta sa klase ko. Bulyaw nito. Nasaktan si Boyet sa kanyang narinig. Gusto niyang patunayan na mali ang kanyang guro kaya tumayo siya at naglakad patungo sa pisara. Kumuha siya ng chalk at sinagutan ang equation. Nang matapos ay binalingan niya ang kanyang guro. Ito po ang sagot ko. Kumpiyansa po ko na tama to. Saan niya? Nanlaki naman ang mga mata ni Madam Sally habang tinititigan ang pisara. Tila napahiya ito. Oo nga. Tama ang lahat ng sagot mo. Pero sigurado ako na tsamba lang yun. Alam mo na talaga ang sagot na kukunwari ka lang na pinag-iisipan mo pa yun. Nabuti pa, sagutan mo pa ang equation na to. Siguradong mahihirapan ka rito. Sambit nito sa kamuling nagsulat sa pisara. Sige po, sasagutan ko po yan. Huwag ka pong mag-alala ma'am dahil hindi ko po nananadya. At hindi ko po yan gawain. Saad ni Boyet. Huminga siya ng malalim dahil mahirap ang pangalawang equation. Pero nag-isip siya ng maigi hanggang sa mapagtanto niya kung ano ang tamang formula. Dahil doon, nagawa na niyang sagutan ng equation. Tapos na po ako. Ito po ang sagot ko. Muling saan niya habang itinuturo ang pisara. Tama ulit ang sagot mo. Pambihira. Paano mo nagawa yun ng ganun lang kadali? Kahit nga ako, nahihirap ang sagutan ng equation na yan. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Boyet. Paano mo nasasagutan ng mga yan? Hindi makapaniwalang sambit ni Madam Sally. Kahit ang ibang estudyante ay namangha kay Boyet. Napapapalakpak na lang ang mga ito. Paborito ko po kasi ang subject na matematika. Noon pa lang, mahilig na akong mag-aral ng mga formula. Sambit ni Boyet. Pero bakit hindi ka nagtataas ng kamay kapag may tinatanong ako? Kung hindi pa kita tinawag, hindi ko malalaman na matalino ka pala. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala. Sambit ni Madam Sally. Nahihiya po kasi ako. Pakiramdam ko, naiiba ako sa inyong lahat dahil sa itsura ko. Natatakot akong magkamali kaya mas pinili kong manahimik sa isang sulok. Sambit ni Boyet. Iyon lang ba? Ano ka ba? Wala kang dapat ikahiya. Dapat nga ipagmalaki mo ang sarili mo dahil yan ang kulay ng totoong Pilipino. Tsaka lalong-lalo na't matalino ka pala. Pasensya ka na kung hinusgahan ka agad kita ha. Sambit ni Madam Sally. Tila nag-iba ang ihip ng hangin dahil biglang naging maganda ang pakikitungo nito. Napangiti naman si Boyet dahil sa kanyang narinig mula sa kanilang guro. Tatama ka po. Simula ngayon, hindi ko na ikahihiya ang kulay ng balat ko. Magiging proud na po ako sa kung sino po ako at kung ano po ang pinagmulan ko. Taas noon niyang sambit. Mabuti kung ganun. Pasensya ka na pala dahil madalas kitang pinag-iinitan. Hindi kita dapat tinawag na bobo at tanga. Sabi ni Madam Sally gamit ang malumanay na boses. Ayos lang po yun, pinapatawad na po kita. Sambit ni Boyet. Salamat Osha, bumalik ka na sa upuan mo. Saad ni Madam Sally. Pagtango naman ang naging tugon ni Boyet. Maya-maya, binalingan siya ng kanyang mga kaklase. Binati siya ng mga ito dahil napakahusay niya.
Ngumiti naman siya sa mga ito. Simula noon nakuha na ni Boyet ang respeto ng mga kamag-aral. Hindi na siya nilalait ng mga ito. At unti-unti na rin siyang nagkaroon ng mga kaibigan. Hindi nagtagal, ibinahagi niya sa mga kaklase ang kaugalian ng tribong kinabibilangan niya. Dahil doon, mas lalo pa siyang naunawaan ng mga ito. Naging matiwasay ang pag-aaral ni Boyet hanggang sa lumipas ang mga taon. Nang makapagtapos siya ng elementarya ay tinuloy niya ang pag-aaral sa high school. Unti-unti na siyang nagbibinata, pero patuloy pa rin siyang nagpupursigi. Katulad pa rin ng dati, nilalakad niya pa rin ng malayong kilometro. Wala naman yung problema sa kanya. Kung tutuusin nga ay sanay na siya. Mabuti na lang andyan ang kanyang mga magulang. Batid niya na nahihirapan ng mga ito. Subalit patuloy pa rin siyang sinusuportahan ng mga ito. Kalauna nakapagtapos na rin siya ng high school. Sobrang saya niya dahil nagkamit siya ng mataas na karangalan. Maging ang kanyang mga magulang ay ipinagmamalaki siya. Isang gabi nasa loob sila ng paaralan. Katatapos lang kasi ng seremonya ng graduation. Binabati ka namin anak, nakapagtapos ka na ng high school. Saad ni Aling Tina. Salamat po, kung hindi po dahil sa gabay niyo hindi ko po ito makakamit. Sambit naman ni Boyet. Wala yun, ano nga palang kurso ang gusto mong kunin sa kolehiyo? Tanong ni Mang Dolfo. Maghahanap na lang po ako ng trabaho. Alam ko naman po na mahal ang matrikula sa kolehiyo kaya hindi ako makakapag-aral. Saad niya habang madilim ang mukha. Maging mga magulang ay nalungkot. Anak, pasensya ka na dahil wala kaming sapat na pera. Huwag kang mag-alala, susubukan naming lumapit kay Gov Franco para matulungan ka niya. Saad ni Mang Dolfo. Sana nga po. Saad naman ni Boyet. Pagngiti naman ang naging tugon nila Mang Dolfo at Aling Tina. Maya-maya, yinaya ni Boyet umuwi ang mga magulang dahil lumalalim na ang gabi. Sumang-ay naman ang mga ito saka naglakad palabas ng paaralan. Hindi na talaga umaasa si Boyet na may tsansa pa siyang makapag-aral sa kolehiyo. Dahil doon, sinubukan na lang niyang maghanap ng trabaho. Subalit walang tumatanggap sa kanya dahil high school lang ang tinapos. Hindi niya tuloy maiwasang panghinaan ng loob. Ngunit hindi niya akalain na isang biyaya ang darating sa kanya. Isang araw habang naghuhugas ng mga plato ay narinig ni Boyet na sumisigaw ang kanyang mga magulang. Boyet, halika rito, bilisan mo! Mariing sabi ni Aling Tina. Kumabog naman ang puso ni Boyet saka may nangyayaring masama sa kanyang mga magulang kaya akala niya ay totoo nga ito. Kaya doon niya na iniwan ang mga hugasin. At dali-daling lumabas ng bahay. Nay, ayos lang po ba kayo? Ba't kayo sumisigaw? Pag-alalal niya. Oo, ayos lang kami. Masyado lang kami natuwa dahil dumating si Gov Franco at meron siyang mga kasama. Magiliw na sabi ni Aling Tina. Sinigunduhan naman ito ni Mang Dolfo. Dahil sa narinig ay kumalma na si Boyet. Maya-maya, binalingan niya si Gov Franco at ang mga kasama nito. Magandang araw po, tara po, pasok po kayo. Sambit niya. Ay, wag na, hindi na rin kami magtatagal. Siya nga pala, gusto kong ipakilala sa iyo sila Ginoong Freddy at Ginoong Mirna. Lumapit ako sa kanila. Ikinuwento ko ang mga pinagdadaanan mo at handa raw silang paaralin ka sa kolehiyo. Sambit ni Gov Franco. Umaliwalas naman ang mukha ni Boyet dahil sa kanyang nalaman. Talaga po? Makakapag-aral na ako sa kolehiyo? Saad niya. Naluluha siya dahil sa sobrang tuwa. Tamang narinig mo, iho. Nalaman namin na araw-araw kang naglalakad ng ilang oras para lang makapasok sa paaralan. Dahil doon, hinahangaan ka namin. Si Ginang Mirna ang nagsalita. Nalaman din namin na gusto mong makapagtapos ng pag-aaral dahil gusto mong paunla rin ang komunidad nyo. Isa kang huwaran. Karapat dapat lang nasuportahan ang mga pangarap mo. Dagdag pa ni Ginoong Freddy. Maraming salamat po. Pangako, hindi ko po kayo bibiguin. Sambit ni Boyet. Wala yun. Kung tutuusin, kami nga ang dapat magpasalamat sa iyo
dahil nagsilbi kang inspirasyon sa amin. Sambit ni Ginoong Freddy. Abot tay nga ang ngiti ni Boyet habang nakikipag-usap kila Ginoong Freddy at Ginang Mirna. Maging ang mga magulang niya ay sobrang tuwa. Hindi siya makapaniwala na may mga taong handang tumulong sa kanya. Ayaw niyang biguin ang mga ito kaya nangako siya na magpupursigi. Kalaunan tuluyan na siyang nag-enroll sa kolehiyo. Kumuha siya ng kursong political science. Aminado siya na mahirap ang kanyang kurso. Pero ayos lang yun. Kung tutuusin, masaya siya sa kanyang ginagawa. Isang gabi, abala siya sa paggawa ng mga asignatura. Unti-unti na siyang dinadalaw ng antok. Pero pinipigilan niya yun. Kahit nanginginig na ang mga kamay ay pinipilit pa rin niyang magsulat. Anak, magpakape ka muna para mawala ang antok mo. Saad ni Aling Tina sa kain nila pag ang tasa ng kape. Bigla namang napatingala si Boyet. Ay, andyan ka po pala. Saad niya. Oo, napansin ko kasi na inaantok ka kaya pinagtimpla kita ng kape. Sambit ni Aling Tina. Salamat po, Nay. Sambit naman ni Boyet saka humigop ng kape. Napangiti naman si Aling Tina habang pinagmamasdan ng anak. Anak, alam ko na may pagkakataon na nahihirapan ka. Pero sana huwag kang susuko. Sambit nito habang hinihimas ang likod ng anak. Siyempre naman po, hindi ko po bibiguin ang mga taong naniniwala sa akin. Lalo na po kayong dalawa ni tatay. Sambit ni Boyet. Mabuti naman kung ganun. O siya, naiwan na kita. Aasikasuhin ko lang ang tatay mo. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Sambit ni Aling Tina. Opo. Tugon ni Boyet. Iyon lang at muli niyang binalingan ang kanyang asignatura. Katulad ng ipinangako ni Boyet, mas lalo pa siyang nagsumikap. May mga pagkakataon na nakakatanggap pa rin siya ng panlalait dahil sa pagiging katubo niya, pero hindi na siya nagpa-apekto sa mga to. Itinuon na lang niya ang atensyon sa pag-aaral hanggang sa hindi niya namalayan ang pagdaan ng panahon. Sa kabutihang palad, nagbunga ang pagsisikap niya dahil nakapagtapos siya ng kolehiyo. Dahil doon, mas lalo niyang napasaya ang kanyang mga magulang. Hindi niya rin nakalimutang magpasalamat sa mga taong nagpaaral sa kanya. Nangako siya na balang araw ay masusuklian ang kabutihan ng mga ito. Hindi siya nag-aksaya ng mga panahon. Kaagad siyang naghanap ng trabaho. Sa kabutihang palad, natanggap siya bilang assistant sa isang kumpanya. Ngunit kailangan niyang mangupahan sa apartment upang hindi siya mahuli sa pagpasok. Niyaya naman niyang sumama ang mga magulang. Pinatigil na rin niya ang mga ito sa pagtatrabaho. Ipinangako niya na siya naman ang magsisikap upang matustusan ang pangangailangan ng mga magulang. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Boyet. Unti-unti rin siyang kumikita ng malaki, kaya hindi na siya masyadong namamroblema sa pera. Ginawa niya rin ang lahat upang bumawi sa kanyang mga magulang. Kahit hindi humihingin ang mga ito, ay palagi niyang binibigyan ng regalo ang mga ito. Kasabay nun, hindi niya nakakalimutang magtabi ng para sa kanyang sarili. Palagi siyang nag-iimpok ng pera sa bangko. Nang lumaki ang ipon niya, ay napagpasyahan niyang mag-aral ng abogasya. Alam niya na mahihirapan siyang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Subalit pursigido siyang ipagpatuloy yun. Masaya na siya sa kanyang narating, pero mas gusto pa niyang hasain ang talim na taglay niya. Nang ipinalam niya sa mga magulang ang kanyang plano ay sinang-ayunan siya ng mga ito. Pinalakas din ng mga ito ang loob niya. Tuluyan na siyang pumasok sa law school. Katulad ng dati, siya lang ang nag-iisang katutubo sa kanilang klase. Pero hindi siya nahihiya. Mas lalo pa nga siyang nagsipag dahil nais niyang patunayan na kayang maging abogado ng isang katutubong katulad niya. Kahit marami siyang ginagawa, humahanap pa rin siya ng mga oras upang makapagsaulo ng mga batas. Dahil doon, palagi siyang handa kapag pumapasok sa klase. Hinahangaan naman siya ng kanyang mga propesor at mga kaklase dahil napakatalino niya. Ipinagpatuloy niya ang pagtitiyaga hanggang sa lumipas ang mga taon.
at isa siya sa mga matagumpay na nakapagtapos ng abuga siya. Sobrang saya niya at muli siyang nagdiwang kasama ang kanyang mga magulang. Matapos noon, agad siyang nag-enroll sa isang review center. Halos maubos nga ang ipon niya dahil malaki ang ginastos niya. Pero ipinagkibit-balikat na lang yun. Gusto niya lang sulitin ang bayad niya, kaya sinisigurado niya na iintindihin niya ang tinuturo ng mga profesor. Kalaunan, tuluyan na siyang kumuha ng pagsusulit. Alam niya na nag-aral siya ng maigi. Pero hindi niya pa rin maiwasang kabahan habang naghihintay ng resulta. Halos araw-araw din siyang dumadaan sa simbahan upang magdasal lang. Isang beses walang pasok sa trabaho si Boyet. Nakatulala lang siya habang nakahiga sa kama. Batid niya na ngayong araw lalabas ang resulta ng bar exam. Niyaya siya ng mga kaklase upang personal na alamin ang resulta. Subalit tumanggi siya. Kanina pa rin siya kinakatok ng kanyang mga magulang upang yayain kumain. Pero hindi niya pinagbubuksan ang mga ito. Hindi siya makausap ng kahit na sino. Nakatingin lang siya sa kawalan at parang sasabog ang puso niya dahil sa sobrang kaba. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang kaklase na si Erica ang tumatawag. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinasagot ito. Hello? Ba't ka tumawag? Tanong niya. Boyet, nasan ka? Tara na, pumunta ka rito ngayon. Mariing sabi ni Erica mula sa kabilang linya. Di ko kayang pumunta dyan, sobra akong kinakabahan. Sabi ni Boyet. Huwag ka ng kabahan, kung alam mo lang isa ka sa mga nakapasa sa bar exam. Sambit ni Erica. Talaga? Hindi makapaniwalang sabi ni Boyet. Oo no, dapat nga magsaya ka ngayong araw. Saad ni Erica. Tama ka. Salamat sa binalita mo ha. Ngayon makakahinga na ako ng maluwag. Sambit ni Boyet. Saglit pa siyang nakipag-usap kay Erica. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto ay nagpaalam na siya sa kaklase. At pinatay na niya ang cellphone. Gusto niyang makumpirma kung tama ang sinabi ni Erica. Dahil doon, binuksan niyang website kung saan nakapost ang pangalan ng mga pumasa sa bar exam. Laking tuwa niya dahil nakita niya talaga ron ang buong pangalan niya. Napatalon siya sa sobrang tuwa. Tumakbo siya palabas ng kwarto at hinanap ang mga magulang. Natagpuan niya ang mga ito sa kusina. Nay, tay, may maganda po akong balita sa inyo. Magiliw na sabi niya. Ano yun, anak? Tanong ni Mang Dolfo. Tingnan niyo po to, isa po ako sa mga nakapasa sa bar exam. Sambit ni Boyet habang ipinapakita ang cellphone. Kaagad naman yung tiningnan nila Mang Dolfo at Alintina. Hanggang sabay na napangiti ang dalawa. Pinabati kita anak, sinasabi ko na nga ba makakapasa ka dahil matalino ka. Sambit ni Mang Dolfo. Samantala naiyak naman si Alintina dahil sa sobrang tuwa. Masaya kami para sa iyo anak. Saksi kami sa paghihirap mo. Kahit nga parang imposible, hindi ka sumuko hanggang sa maabot mong mga pangarap mo. Saad nito. Tama po kayo, pero hindi pa po ako tapos sa pag-abot ng mga pangarap ko. Marami pa po akong gustong gawin. Sambit ni Boyet. Kung ano man yun, patuloy ka namin susuportahan. Palagi kami nandito sa likod mo. Sabi ni Aling Tina. Alam ko po yun. Kayo pong dahilan kaya hindi ako bumibitaw sa tuwing nahihirapan ako. Saad ni Boyet sa kaniya kapang mga magulang. Ginantihan ng mga ito ang ginawa niya. Kalauna naging ganap ng abogado si Boyet. Kasabay nun, kumalat ang kwento ng buhay niya sa kanilang buong lugar. At mas lalo pang dumami ang mga taong humanga sa kanya. Ipinatawag pa nga siya ng kanilang gobernador sa Kapitolyo. Binigyan siya nito ng parangal dahil pinatunayan niya na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng mga pangarap. Buong puso naman niya iyong tinanggap. Nakatulong din yun upang makilala niya ang mga mahuhusay na abogado. Inirekomenda siya ng mga ito sa kilalang law firm. Nang mag-apply nga siya, ay agad siyang natanggap. Nagsikap siya upang magampanan ang kanyang tungkulin.
Sa tuwing may hahawakan siyang kaso ay ginagawa niyang lahat upang maipagtanggol ang kanyang kliyente. Wala siyang pakialam, kahit malalaking tao ang binabangga niya. Ang importante lang para sa kanya ay may maipagtanggol ang mga naaapi. Dahil sa kanyang husay ay madalas niyang maipanalo ang mga kasong hinahawakan niya. Kasabay nun mas marami pang kliyente ang nagtiwala sa kanya. Dahil doon napakalaki na ng kinikita niya. Naging masinop siya sa pera, kaya unti-unti siyang nakapagpundar ng bahay. Hanggang sa nagkaroon na rin siya ng magarang kotse. Siguro para sa ibang tao ay maituturing na luho ang pagbili niya ng kotse. Pero higit pa rin ang dahilan niya. Napapaluha nga siya kapag pinagmamasdan ang kanyang kotse. Simbolo kasi ito na hindi na niya kailangan maglakad ng mahabang oras para lang makarating sa paroroonan niya. Hindi na mapupudpod ang tsinelas niya. At mas lalong hindi na magkakapaltos ang mga paa niya. Isang araw niyaya niyang mga magulang na bumisita sa dati nilang tirahan. Kaagad namang sumama ang mga ito sa kanya. Gusto na rin ng mga ito na makahalubilo ang mga kapwa katutubo. Pagkarating, kaagad nilang kinamusta ang mga tao sa kanilang komunidad. Namigay din sila ng mga grocery. Namahagi rin sila ng mga nilutong pagkain. Maliit na bagay lang yun. Pero malaking tulong na yon para sa mga kapwa katutubo. Maya-maya, pinatawag niya ang mga ito sa isang bakanteng lote upang kausapin. Magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na kung ngayon lang ako nakabalik. Marami kasi akong inasikaso. Masyado akong naging abala sa pagtupad ng mga pangarap ko. Pero maayos na ang buhay ko ngayon. Dahil doon, naisip ko na panahon na para tulungan ko kayo. Sambit ni Boyet. Tumangutango naman ang mga kapwa katutubo. Kaagad ding nagbulungan ang mga ito. Salamat dahil hindi mo kami nakakalimutan, Boyet. Pero paano mo kami tutulungan kahit nga ang gobyerno natin ay walang magawa para maiahon kami sa kahirapan? Sambit ni Mang Tonyo. Tama yun. Sa katunayan, tinatakot kami ng isang development company para ibenta namin ang lupa namin. Kahit hindi naman kami nakapag-aral, alam namin kung ano mga gagawin nila dito. Kaya alam din namin na hindi maganda kung ano man ang ninanais nila. Dagdag pa ni Aling Daisy. Nabigla naman si Boyet dahil sa kanyang narinig. Ngayon lang niya nalaman ang tungkol doon. Pero determinado siyang tulungan ang mga kapwa katutubo. Mali po ang ginagawa nila. Huwag po kayong mag-alala. Abogado na po ako ngayon. At gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang hindi mawala ang mga lupa niyo. Hindi lang yun. Tutulungan ko rin kayong magkaroon ng kabuhayan. May nakausap na akong mga negosyante. Handa silang bigyan kayo ng trabaho at maghanap din po ako ng institusyon na magbibigay ng scholarship sa mga anak nyo. Makakatulong po sa kanila kung makakapagtapos sila ng pag-aaral. Sambit ni Boyet. Dahil sa narinig ay umaliwalas na ang mukha ng mga katutubo. Maraming salamat, Boyet. Aasahan namin ang tulong mo. Sambit ni Aling Daisy. Walang anuman po, pangako, hindi ko po kayo bibiguin. Saad ni Boyet, iyon lang at patuloy niyang ipinaalam ang magagandang plano para sa kanilang tribo. Pagkatapos nun naglakad siya papalapit sa kanyang mga magulang. Inakay niyang mga ito patungo sa dati nilang bahay. Basta na lang nila itong iniwan noon dahil biglaan ang pag-alis nila. Tinititigan niya ng maigi ang bahay hanggang sa may naisip siyang ideya. Tay, nay, pwede ko po ba itong ipaayos? Gusto ko po itong gawing munting paaralan. Alam ko naman po na sobrang limitado lang nagagawa ng mga tao dito sa atin. Kaya kung magkakaroon tayo ng paaralan dito, mas makakatulong talaga to sa mga tao dito sa lugar natin. Ako na po ang bahala na mag-asikaso para sa kinakailangang papeles. At sisiguraduhin ko na magkakaroon na din po ng paaralan dito. Saad ni Boyet. Oo naman, makakatulong to para sa mga kapwa natin katutubo. Maganda yung naisip mo, anak. Gaya nung bata ka pa. Madami din sa mga bata dito ang nais na makapag-aral gaya mo. Mas makakatulong tayo sa mga tao dito, anak, kung matutupad yung sinasabi mo. Pagpayag ni Aling Tina. Tuwang-tuwa ang mga ito sa balak gawin ni Boyet. Tama ang nanay mo.
Tsaka hindi na natin kailangan tumira ron sa Maynila. Diba? Dahil nasa Maynila na ang buhay natin, kaya kahit sa simpleng paraan man lang, gumawa din tayo ng paraan para makatulong sa ibang tao. Dahil lalo na sa mga kung saan talaga tayo nagmula. Pagsang-ayon ni Mang Dolfo. Hindi niya talaga maiwasang humanga sa kabaitan ng kanilang anak, kaya nakakasigurado talaga siya na magiging maganda ang pagpapalaki nila dito. Salamat po, dahil nauunawaan niyo po ang gusto kong mangyari. Pangako po, hindi ko kakalimutan ang mga pangako ko. Gagawin ko po talagang lahat para makatulong. Saad ni Boyet. Pagngiti naman ang naging tugon nila Aling Tina at Mang Dolfo. Maya-maya, muli silang nakahilibilo sa mga ibang katutubo. Hindi nagtagal, tuluyan na nga niyang natupad ang kanyang pangako sa mga kanyang kapwa katutubo. Kapag may libreng oras, ay dinadalaw niya ang mga ito upang kumustahin. Katulad niya, gusto niya na maging maayos ang buhay ng mga ito. Nais niya kasing ipabatid sa iba na hindi mangmang ang mga katutubo. Sadyang kulang lang sila sa oportunidad. Ngunit handa siyang gawin ang lahat upang baguhin yun. Bukod sa mga ito, hindi niya rin nakalimutang tumanaw ng utang na loob kilagi ng Mirna at Ginoong Freddy. Habang buhay siyang magpapasalamat dahil pinaaral siya ng mga ito. Para sa kanya ay sila ang naging tulay para maging posible ang mga ito. Sa tuwing nalalaman ng mga tao o nakikita nila si Boyet ay madami talagang nagugulat sa kung sino na siya ngayon. Hindi nila akalain na ang Boyet na tinatawanan nila noon ay di hamak na basangat na sa kanilang lahat ngayon. Sa dami ng mga biyayang dumadating sa kanyang buhay ngayon ay taas noon niyang masasabi na pinaghirapan niya ang lahat ng ito. At hindi nga magiging posible ang mga ito kung wala sa kanyang tabi ang mga taong tumulong sa kanya at sumusuporta sa mga pangarap niya. Ipinangako din niya na hindi siya magsasawang tumulong lalo na sa mga taong alam niyang nangangailangan. Magbibigay siya hanggat makakaya niya. Lalo na at alam niya ang pakiramdam na maging walang-wala sa buhay. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Talino ng Katutubo.